Pinapayuhan ni Dr. E ang mga pasyenteng may diabetes na maging matalas ang pakiramdam sa mga side effects na maaring idulot ng kanilang karamdamang ito. Sinabi ni Dr. E na ang patuloy na pagtaas ng sugar levels sa dugo ng mga diabetiko ay karaniwan ang nagiging dahilan ng kondisyon sa mata na tinatawag na diabetic retinopathy. Ipinaliwanag ni Dr. E na ang diabetic eye disease na ito ay unti-unti o mabagal na nararanasan kaya halos hindi kaagad napapansin ng pasyente. Gayunman, kung tuluyang mapabayaan, ay maaari itong lumubha at mauwi sa tuluyang pagkabulag ng pasyente, dulot ng pagdurugo o hemorrhage sa retina ng apektadong mata. Tinukoy ni Dr. E ang kahalagahan ng retina bilang sensitibong tissue sa likurang bahagi ng mata, na responsable sa pagsagap ng images at naghahatid ng signal sa utak sa tulong ng optic nerve para maunawaan ng tao ang hugis na kanyang nakikita. Kaugnay ng pangangalaga ng mata ng mga diabetic patients ay ipinapaalala ni Dr. Ian suporta galing sa mga pagkaing mayaman sa vitamin A na maaring ikonsumo ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Sinabi pa ni Dr. E na kailangan din ng wastong pahinga ng mga mata mula sa 8 oras na pagtulog sa gabi at ang pahinga sa pagitan ng mahabang pagbabasa o pagtutok sa computer. Samantala, para naman maiwasan ang patuloy na pagtaas ng asukal sa dugo ng pasyente, ay binigyang diin ni Dr. E na limitahan lamang sa low-carbohydrate diet at pag-iwas sa lubhang matatamis ang pang-araw-araw na pagkain ang mga diabetiko. At malaking tulong ayon pa kay Dr. E ang pag-inom ng pasyente ng 1 hanggang 2 basong tubig oras-oras para sa proper hydration. Mga kapatid, kapag ang mata natin ay napapagod, narito po ang mga tips para ma-relax muna natin ito para maiwasan po ang paglabo ng ating paningin. Number 1, iwasan pong laging nagkukusot ng mata. Nakakasira po ito sa mga piyesa ng ating mata. At sa susunod, kung kayo po ay nasa computer, halimbawa, no, at matagal na po kayo nagko-computer, makakatulong po kung titingin kayo sa malayo, no, for 20 seconds. Ayan. At bago kayo haharap muli sa monitor. Kung kaya nyo pong gawin ito sa panahon na kayo nagko-computer, every 20 minutes, makakatulong po sa inyo para maginhawa palagi ang mata. Pangatlo po, ay pwede ninyong ipikit-pikit ang mata. Sa English po ay i-blink-blink ba, no? Na mga 10 ulit ang mata ng dire-diretso. Every half hour po yon, maaari nyong gawin kung nararamdaman nyo na parang napapagod na nga yung mata ninyo at may discomfort ng nararanasan. Pang-apat, makakatulong po kung iiwasan nyo ang paninigarilyo. Ang usok po ng paninigarilyo o ang usok po na galing sa paninigarilyo ay nakakadamage sa mata. At kadalasan po ang perwisyong idinudulot nito ay katarata. And number 5, maaari pong gumamit ng proteksyon sa mata kapag kayo ay lalabas. Halimbawa, mataas po ang sikat ng araw at kayo ay lalabas. Makakatulong po kung may dark glasses kayo na isinusuot araw-araw. And meron din po tayong mga makakatulong na ehersisyo para sa mata. Ang mga pampalinaw ng mata, katulad po ng palagi kong tinuturo, sa pagitan po ng point finger at middle finger, may web po tayo dito at kapag ito ay pinindot-pindot ninyo ng masakit, ibig sabihin po, may problema ang mata. Kung meron kayong hiling-galing oil, madalas po ninyong i-massage, mawawala po, no, yung pananakit dito at mararamdaman nyo na lilinaw ang mata. Ang nasa kaliwang palad po ay katumbas ng nasa kaliwang mata. Yung kanan naman ay para sa kanang mata. Alright? Now, pwede rin po na habang nakapikit, mismong yung palibot ng mata ay pindut-pindutin, no? Yung po yung mga masasalat nyo yung mga buto sa palibot ng mata at yun po ay nakakapagpaginhawa. Ang susunod pa po ay isang ehersisyo na napakadaling gawin. Painitin lamang po ang palad ninyo at kapag mainit-init na ang palad, habang nakapikit ang mata ay idadampi nyo po ito ng paulit-ulit at mapapansin po ninyo na gumiginhawa ang mata. Hindi po natin dapat nilalagyan ng anumang malamig ang mata. Katulad po ng nakakagawian ng iba na kapag may discomfort sa mata ay nilalagyan ng yelo, maling-mali po yun. Ang maganda po na idadampi sa mata ay something warm. Hindi mainit, something warm. Okay? Sana po ay makatulong ang ating mga tips
Samantala, kasama po natin dito sa ating healing mission ang ating mga naturopathic practitioners. Kasama natin si Kuya Romel Razalan mula sa Healing Galing La Union. At kasama rin po natin si Kuya Edward Calvario ng Healing Galing Balanga Bataan at si Ate Erica Ilagan ng Healing Galing Las Piñas. Ngayon po, para sa ating healing katanungan, meron po tayong email mula kay Joshua Garcia. Sabi ni Joshua, ask ko lang po about sa mata ko. Nawala sa tamang pwesto ang isang mata ko dahilan ng maliit po ang isa at malaki yung isa. May pag-asa po kayong gumaling ito. Kasi po may nabasa po ako sa internet na hindi kailangang operahan. Kailangan lang ng glasses. Hindi naman po kasi ito inborn. Thank you po and more power. Okay, makakatulong pansamantala ang salamin pero kailangan ma-correct ang kondisyon na yan sa mata mo, Joshua, no? Kung meron kang healing galing oil, makakatulong ng malaki na i-massage mo gently, no? Gentle massage mula sa pinakamata papuntang sintido, sabay yun, parehong mata, kahit yung isa lang na mata ang may problema. Kapag isinasagawa mo ang regular 3 to 4 times a day na gentle massage ng healing galing oil, nag-i-induce ang circulation doon sa affected area at babalik ito sa normal eventually. Also, kakailanganin at malaking tulong ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12, no? Para sa complete recovery ng mga mata mo. Okay? At syempre, dahil sa holistic approach tayo sa paggagamutan, importante na ipahinga ang mata, siguruhin na hindi ka nagpupuyat, natutulog ng 8 oras. Okay? Samantala sa ating video katanungan, ito po ay galing kay Ligaya Alvarez, ang kanyang video kay... Ako po si Ligaya Alvarez ng Chaong Quezon. Doktora E, tanong ko lang po, bakit kaya po malimit akong mahilo? Tapos po malimit din po sa makit ng ulo ko at lumalabo din po ang mata ko. May lunas pa po ba sa mga nararamdaman ko? Kapatid, malamang nga may problema ang mata. Ang mga binanggit mo ay simptomas, no, ng mga lumalabo ang mata. Kaya simulan mo na ang holistic approach sa pagpapagaling sa mata, no? Kung meron kang healing galing eye drops, maaari mo itong ipatak once every hour at tulungan mo ng paghahaplos gently sa mata ng healing galing oil bago matulog sa gabi at yung pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12 ay malaking tulong para i-repair ang mga ugat ng mata para later on ay makikita mo ang pagbabago, no, sa iyong paningin. Okay, good luck kapatid, ha? Samantala, alam niyo po ba mga kapatid na may healing halaman po na makakatulong para sa ating mga mata? Kasama na dyan ang fennel. Ang halamang fennel po ay imported, galing pa sa Europa, pero marami na po yan dito sa atin sa Pilipinas na nagtatanim. Isa po itong namumulaklak na halaman na nabibilang sa carrot family, no? Sa pamilya ng carrot. Kaya yung kanyang pinaka-bulb, yung pinaka-ugat niya, yun po ang masarap na kinakain. Pero ang mga buto po nito ay crunchy at bahagyang matamis-tamis at nagtataglay po ng compound na tinatawag na trans-anethol. Pinipigilan po nito ang conversion ng excess na sugar para maging sorbitol na siya namang bumabara po sa mga cells ng retina ng mata. Kaya po lumalabo ang mata. At yan po ay para sa mga kapatid nating diabetiko. Samantala, ginagamit din po ang fennel seeds sa paggawa ng sausage at puto. Alam niyo po ba yon? Napapasarap ang puto kung dadagdagan ng mga buto ng fennel. Samantala, mayaman din po ang halamang ito sa fiber, sa potassium, sa folate, at maging vitamin C. Isa pa po, ang asparagus, alam niyo po ba na ito ay mayaman sa vitamin A na nakakatulong sa retina ng mata para mag-absorb po ng liwanag at para makita natin yung mga gusto natin makita. Pwede po kayong maggawa ng inyong sariling preparation. Magpatuyo po ng asparagus at kapag tuyo na ito, pwede po itong pulbusin, no? Pwedeng maging powder at ihalo niyo po sa kalahating kutsarita ng honey. Pwede po itong i-consume ng pasyente araw-araw, kasabay po ng pag-inom ng mainit-init na gatas. Malaking tulong po yun para sa mata. Maari po itong tuloy-tuloy na i-consume kahit ilang buwan hanggang sa maramdaman po ang pagbabago sa inyong paningin. Okay? At alam niyo po ba na ang halamang ito ay nakakatulong din para ma-prevent ang cancer, lalo na po kung mata ang pag-uusapan.
Sana po ay makatulong ang ating mga tips sa inyo. Samantala, magpapatuloy po ang Hiling Galing sa TV. Kung kayo ay may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa hilinggaling@ymail.com o mag-post sa Hiling Galing Official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Hiling Galing Main Office sa 2nd Floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Hiling Galing Hotline Number 0921-455-0355. Nais magpasalamat ng Hiling Galing sa aming mga partners. June Encarnacion Salon, MarketingCoach.net. Kung kayo po ay may Hiling Galing katanungan o kwento ng kagalingan, magpadala ng inyong video sa hilinggaling.videos@gmail.com at itatampok namin ang inyong tanong o kwento sa Hiling Galing Video K. Kapag napili namin ang inyong video, ay makakatanggap kayo ng regalo mula sa Hiling Galing. Kaya magpadala na! At dahil malinaw ang aking mga mata, kitang-kita ko po ang makulay na recipe ni Chef Kristen Encarnacion. Anong tawag dyan? Okay na okoy. Wow! Okay na okoy! Okoy na talaga namang okay para maalagaan ang mata. Hain niya ni Wellness Chef Tristan. Huwag na maglipat at tikman ang sarap ng Hiling Sangkap dito sa Hiling Galing sa TV. Hiling Galing! May mga sintomas po kung ang isang tao ay may fatty liver. Samahan si Dr. E na tuklasin ang mga senyales ng fatty liver. Hiling Galing sa TV, Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa TV5.